Open na ulit. Okay. Sir, i-run ko na si... Si ROMES without the dongle. Okay, okay. Hindi ko kailangan tanggalin si NPA, sir? Oo, wala ang problema yun, sir. Okay, sige. I-expert mode pa rin ako. Yes, sir. Same pa. Share screen lang ako, sir. Wait lang. Sir, ito? Expert mode. Yes, sir. Tama. Tama po. Okay. Wait lang. Sir, nakalagay, no option or dongle for version, sabi niya. Yes. Do you want to configure this installation as replay only? Yes. Yes, yes lang ito, sir. Tama yun, sir. Yes lang pa. Okay. Kasi walang dongle. So, automatic, sir, naka-replay mode tayo. Okay, okay. Kaya yun din yung kagandahan, sir. Halimbawa, yung iba yung laptop, may mga smart one din or ROMES. Para at least yung data analysis or kailangan nila mag-replay mode, pwede nila i-run pwede on the na laptop without the dongle. Yan, sir. So, ayan. So, ang gagawin natin, sir, open measurement file. Okay. Sige, sir. Double-click pa. Then, tapos, hanapin niyo, sir, yung data na ano. Yung kanina. Yung yung gusto niyo, sir, makita yung mga sites. Ito. Ah, tapos, mesh data. Doon pa rin tayo, sir, sa ano? At SAB pa rin pa. SBAP. Okay. Ito. Sir. Sir, ito na. Ganun malang. Ayan. Ayan, sir. Di ba may nakita na kayong play, stop, rewind. So, kaya lang yung play, sir. Yung play button. Sir, punta muna ako sa navigation para makita ko yung ipi-play. Ah, sige pa. Pwede pa. Pwede. Ayan. Para makita kung saan start. Play. Sir, i-start nyo muna yung play pa. Ayan. Tapos, click nyo na yung X, sir. Yung? Saan po? Yung X, dun sa replay control. Ito, pati, ay, close ko na. Kasi nandun rin siya sa taas. Sa taas? Ay, okay, okay. Para lang. Tapos, sige sir, i-zoom niyo, sir. Kuma-under na yan, sir. Ayun, ngayon, ano ba, nakaka 18 seconds pa lang, baka nag-ano pa lang kayo. Nag-setup pa lang kami. Nag-setup pa lang. So, kung gusto niyo mas bilisan yung play niya, kita niyo yung help, sir, sa taas. Oo, to. Yung sa ilalim, hindi, sir, wag niya i-click, sir. Ay, sorry. Help. Ito. Yung parang bar, yung katabi niyan, yung sa katabi sa kanan. Yung bar. Hindi, yung katabi sa kanan. Yan. Ito. Kung gusto niyo taasin yung speed niya, i-ano, drag niyo lang yan, sir. Ito. Kasi makikita niyo, per second siya tatlong oras ho yan. So, oh. Kaya makikita niyo, bumilis na ako. Yan, under na ko. Okay, nice.
Sige. So kung pwede yung gusto yung bagalan, bagalan nyo lang din. I-post ko muna. So ayan, sir. Sir, ito. Okay. Sir. Sige, sir. I-ano nyo muna. Sige. Yan, yan yung... Ano, i-run muna yan. Natin lahat. Sige, i-run nyo na, sir. Wait nyo muna, i-post. Ano naman sige. Na yan, sir? Bilisan ko na lang. Lahat. Okay, sige. Walang problema yun, sir. Okay, sige, sir. Zoom in tayo, sir, dun sa ano. Dun sa tawag dito. Yes. Sa mga nakita nyo sa site. Okay, sir. So ang una natin gagawin, sir, kung makikita nyo, masyadong magulo, di ba? Oo, ang dami. Ay, sige, sir. I-post nyo muna. Nag-ano pala yan? Auto-camera. Oh nga, sorry, sir. Uh-huh. Anyway, sige, sir. Punta tayo dun sa area na gusto natin i-analyze muna. Sige. Sige, zoom in nyo po, sir. Yan. Okay, so kaya rin, nandiyan tayo, sir. Wait lang, sir. Zoom out content. Sir, hindi ko may center. Paano yun? Add right nyo lang, sir. Ayun. Okay. So ang una natin gagawin, sir, dyan is syempre masyadong magulo yung maraming bilog. So gawin nyo, sir, mag-right click kayo dyan sa mapa, anywhere in the map. Okay. Tapos click nyo yung TEC feature switch bar. Yan, sa taas ng GSM. TEC feature switch. Ayun. Ayan. Okay, click. Pero yan, lalabas yan sa left side. Ito mga to. Click nyo yan. I-click nyo lang muna. Tapos, i-highlight nyo yung tech feature switch. Tapos kita nyo yung pin, sir, yung pin na icon, yung katabi ng X. I-click nyo yung pin para hindi siya nag-auto. Close. Okay. Yan. Okay. Yan. So, yan. So, medyo ilakihan nyo konti, sir, para maisa-isa natin, sir. So, yan, sir, makikita nyo, lahat ng mga technologies by BTS symbol, by mobile, etc. Naka-check dyan kung ano yung gusto mo ma-view. Ngayon, sir, ang concern kasi natin is the position estimation. So, pag tinignan nyo yung baba, yung PE feature, yan po yung tinatawag na position estimation. Sure. So, from there, ang ginagawa ko dyan, tinatanggal ko yung mga ellipses. Kita nyo ellipses, sir? Ito. Ellipses, yung yellow. Yeah. Yung yellow. Oh, kasi hindi naman siya ano eh. Ano ba yung indication yun, sir? Ano yung significance ng yellow na yan na malaki? Ano kasi yan, sir, di ba? At the end of the day, this is still an estimation. Okay. So, kumbaga pinapakita lang niya from this big circle, tapos naka-form siya ng bilog talaga. Uh-oh. And then yung pinaka-black na bilog, yun yung mismo yung location ng cell site. Pero since estimation pa rin siya, it can be around that circle. Ngayon yung ellipses, I wouldn't say na it's really the coverage. Kasi yung coverage, sir, pwede siyang malayo ang bato, depende sa power. So kasama pa rin siya din sa estimation niya. Mukha lang siyang magulo. Kaya ang ginagawa ko, sir, ina-uncheck ko yung ellipses. Ellipses? Saan part yun, sir? Sa baba. Ayun, ellipses. Yan. Uncheck ko, sir. Yan. Okay, yun, nawala na. Yan. So, medyo mas malinis. Malinaw na. Tapos makikita niyo naman, sir, meron siya nung mga in-progress pati finish. So, yung finish, ibig sabihin, yan yung mga nakitang position estimation na fully na translate na ni ROMES pati scanner. Ensure siya na meron doon. Cell site yun. Kasi in progress kasi, sir, kung mapapansin yan during the drive test, minsan, yung mga unang lumabas na mga position estimation, minsan nagbabago-bago pa. Nagbabago siya, kasi, syempre, estimation siya, sir, depende sa distance mo, depende sa power, etc. And all. So, lahat yun, kumbaga, kinakalculate niya before niya talaga fully ilagay sa mapa. So, kung gusto niya, sir, yung mga siguradong nakuha niyang cell site, ang ginagawa ko, ina-uncheck ko rin yung in progress. Yung in finish na lang iiwan natin. Oo, yung finish na lang iiwan natin. Pero ako naman, sir, wala namang problema. Kung gusto niyo pa rin i-try, i-translate yung in progress, pwede pa rin naman po. Wala namang problema din. Yung sa akin lang kasi para mas alam mo yung final data na sure si ROMES pati scanner. So ang iniiwan ko usually mga finishes. Ngayon, sir, kung titignan nyo, I think familiar naman kayo, sir, di ba, sa mga cell site naman ni Globe, ni Smart. Usually naman sa isang cell site, maraming technology yan. So, makikita nyo, kunyari, yung mga bilog na yan, pwedeng yung mga magkakatabi na black na bilog, pwedeng, in a sense, isang location lang talaga sila. Kumbaga, iba-ibang ano lang sila, tawag dito, iba-ibang technology. Kasi sa isang
sensor nyo sa isang S-RAN, yung single RAN, may mga board sila for 2G, may mga board for 3G. Hindi kaya reflection yan sa building, sir? Kaya nasasabi niyang... Hindi naman, sir. Hindi naman po. Diba ganun wala kasi naman yung estimation na reflect yan, sir? Kasi may mga building dito sa... I don't think, sir, it's a reflection. Pero usually, pag ganyan yung mga itsura ng graph, pwede natin siyang, pag pinuntahan natin ng actual, pwede nyo siyang makita na makakasama talaga sa isang lugar. Mm-hmm. Okay. Or sa isang cabinet, na cell-side cabinet. So ngayon, sir, ang ngayon, hindi pa natin alam, di ba? So, since naka-ano tayo, sir, naka-ACD tayo, di ba? Naka-automatic channel detection. Mm-hmm. So, ang ginawa dyan, marami kang technology na alabas. Minesure. So, gusto niyo, sir, since sa finish, diba, sa finish, yun na yung naka-check. Kung gusto niyo i-makita lang yung certain technology, i-uncheck niyo lang yung iba, sir. Sige, si ano muna? Si LTE, yun ang sige. Broadband ang ina-ano namin. Yung, sa LTE. Yan. I-ano niyo, sir? I-zoom out niyo, sir. Zoom out. Ayan, yan yung mga LTE na nakitaan niyo ng location. Sa gig, okay. Ayan, so, okay, puntahan natin. Ngayon, so ngayon, sure tayo na yung mga naka... Yep, napuntahan namin ito nung isang araw nung tumawag ako. Yeah. So, all of that are LTE sites. Ngayon, ang next question, paano natin malalaman kung kay Globe o kay Smart? Yes. Or ano ba yung details niya? So, ang gawin niyo, sir, i-ext niyo muna si tech feature switch. I-ext niyo muna. Close natin. Tapos mag-right-click ulit kayo sa mapa. Ayan, outside the map. Anywhere in the map. Tulad kanina. Right-click. Okay, sir, dito nagpapakita. Ano? Properties, set home, coordinate format. BTS info bar. Ayun. BTS info bar. Yan. Task. Info ito. Bar, yan. Pagka-click nyo yan, i-pin nyo lang ulit. Ayan, nawawala. Yan. Pin nyo siya, sir. Pin, okay. Ayan. So, ang gawin nyo, sir, click nyo yung black na bilog. Wala rin, nasa kanan, sir, na black na bilog. I-click nyo lang siya, left click. Ayan. Ito. Ayan, pwede yan. Left click lang. Tapos makikita niyo yung details niya sa left. Nandyan yung details niya. So, cell ID niya kay Globe. Ayun. Ano yan? Channel kay Smart. Smart. Ayun. Sir, so, pwede bang i-color code natin ito? Na kapag sa bilog na ito, si Smart is certain color para visually makita namin agad without clicking the BTS. Pwede ba yung dito sa atin? I have to check, sir, ha? Kasi medyo i-color code. Kasi alam ko, sir, ang naka-color code, alam ko is per technology. Opo. Yung per operator, titignan ko, sir, kung paano opo, gawin. Para... Tapos magtatanong din ako, sir. Okay, take it. Balikan ka namin. Sir, dito tayo simple, say Smart. Ayan. Ayan. So, ayan, sir, kung makikita niyo yung details niya, nandyan yung frequency, nandiyan yung kung kay Global Smart, nandiyan yung ano niya sir mismo, yung coordinates, anong physical cell ID. So yan sir. So i-click nilang siya each. So sir, dalawa ang kulay dito sir. Ito yung yellow and red. Dito sir, dito sa may right. Sige nga sir, i-click niyo yung red. Yeah. Ayan sir, yung kinlik yung red, nagpakita. So PCI 493, yung yellow sir. Wala. Kasi nawala. Hello. 493. Actually, sir, kasi ang may info lang talaga mismo yung itim eh. Yung nilalagay. Oo. Pero yan, kumbaga, papakita niya lahat sa'yo. Sir, nagpakita ang dalawang node. Oh. Nakita mo ito. So, ibig sabihin, yung black na circle na yan, parang pinapakita niya, there are two sectors ng LTE na under smart communication. Ngayon, siyempre, FYI po sir, si Scanner o si ROMES, hindi niya ma-indicate or masasabi na itong naka-color code na to, sector 1 yan, or ito kay sector 2. Okay. Ang pinapakita lang niya kasi sir, kung ano yung RF details o RF parameters yung site. Pero yung kung saan nakaturo or kung anong sector siya, depende kasi yun sir kung paano siya dinesign ng operator. Pero at least yan sir, with that view, malalaman nyo na, sir, kung kaninong operator yung site na yan. At the same time, kung at least ilan yung cell ID na meron. Again. Sir, ito, accurate ba to kung talagang saan naka-open si sector niya? Yung yellow, sabihin doon talaga naka-open?
Ano yan, sir? Again, estimation, it's an estimation lang siya. Akala ko. Pwedeng ano yan, sir? We can assume, kumbaga ina-assume lang niya. Mm-hmm. Ina-assume niya. Pero yung kung paano yung projection ng sector, hindi na niya po kaya. Kasi at the end of the day, si operator po nagde-design nun kung anong gusto niyang turo, okay, anong azimuth, mga ganun. So, kung makikita niyo talaga, ang may value talaga on this one is on yung black dot po. Ayan. Tapos sir, sige, i-play nyo nga siya ulit. Tapos punta kayo sa ACD. Play. Punta kayo dun sa ACD na tab. Yung ACD yan. Di ba sir, meron kayo nakikita dyan na walang ano details? Ang part kung walang details. Itong 2400 MHz, yun ba yung sinasabi mo sa baba, sir? Yung hindi nyo, hindi po. Yung wala pong na-derive kung kay Globe o Smart. Meron po ba? O lahat naman, sir, na-decode niya? Parang na-decode naman lahat, sir, no? Sir, ito, Smart. Wait lang. Okay naman, sir. Kasi yun, sir, ang sunod kong ituturo sa inyo, sir, yung manual. Halimbawa, during the ACD, meron kayong mga nakitang channels na walang... Walang name? Walang name, or at least hindi nyo alam yung MNC, MCC niya. Sir, pwede nyo gawin... Ayan, not yet decoded sa gitna. Ayan, okay, sir. Sir, ito. Nakita mo ba yung screen ko? Provided na. Ayan. Pwede natin so, malaman. So, makikita nyo, sir. Hindi, ayun sir. Ang gagawin natin, kailangan natin gumawa ng workspace na bago. Tapos yan, ang ilalagay lang natin dun is mga frequency na walang information. Kasi pwedeng yung mga na, hindi niya na-decode, pwede siyang test site. O kaya kung di naman siya test site, baka mamaya iba yung gumagamit. Or sir, baka unregistered. Diba? Yes, or unregistered. Kaya paano, maganda paano dun, sir. Pag ganun, i-click nyo, i-record nyo lahat ng mga ano, kumbaga, yung mga hindi niya na-decode. Tapos nun, pag gagawa tayo ng workspace, i-manual add natin each of the channels na nakikita nyo. So sir, maganda sana kung makahanap ako dito mismo sa map kung saan yan. Sir, ito, pwede ba natin itong makita manually, saan to? Ano nga yun, sir? Yun nga, ang ano dyan, sir, hanapin nyo siya in a sense na you will input the frequency in a manual mode sa workspace. Sige, let's hindi do it. Hindi ka mag-ACD. Okay, sige. Sige sir, pag gagawin natin yun sir, kailangan po pala natin ilagay si ROMES scanner pati si SME6. Kasi sir, hindi naman din sila. Naka-field. Ay, hindi bali, ba yun? Hindi natin ma-add sir kasi pag mag-add tayo ng workspace, kailangan may license. Diba dapat nababasa niya yung scanner, nababasa yung license. License, yes tama sir. Mm-hmm. So for now, so, sige, sir, ganyan muna sir, yan muna yung mapapakita. So filter lang, yun naman po yung pinaka-importante yun sa tech feature switch. Mm-hmm. Pati yung BTS estimation. So from there, right, pag hindi nyo makita sir, on that week, ano tong mga to sir, BTS color yan. Yeah. Diba? To. Ayan sir. Yeah. Sinilite ko to. Sir, ito paano to? Nagkapatong-patong lahat ang... Actually, pag-clinic nyo naman yung isa dyan, sir. Lahat silang papakita na. Papakita na kasi naka-overlap yun, sir. Lahat, pero again, lahat ito mga LTE kasi nang... Puro LTE lang kasi yun yung naka-ano natin, sir. Ayun, naka-1800 lahat sila. Yes, apa. Ayun, may re-report namin yun, sir. Kasi ano. Sir, ano itong GSM scanner? Anong purpose nito? Ano itong color code nito? Sir, parang ano yan, di ba, naka-on din yung GSM scanner niyo sa baba, yung katabi ng ACD. Oo. So, yan lang, sir, yung breakdown ng mga GSM cells or mga ng, GSM na mga... Nang specific na ano na to, na cell site na ito? And then, ano yan, sir? Yung dyan sa cell site na naka-view, since naka-LTE lang tayo dyan, puro LTE lang yan. Ah, okay.
Parang ano lang siya, sir, yung higher view nung LTE scanner and GSM scanner. Kumbaga pag pinuntahan niya yung GSM scanner, yung MTS scanner dun sa baba, yun din po yun, sir. Sir, pag ilabas ko nga saglit yung iba. Sige, yung sir. Tatlo. Yung MTS. Sige, sir. Meron po bang CDMA dito, sir? Wala, sir. Wala. GSM, ano natin, MTS, sir? GSM, UMTS, LTE lang. Oo. Oh, si LTEM, sir. Lang. Wala yeah. na yan, sir. Wala naman tayong, ano. Tsaka walang license yan, sir, dyan. Ah, okay. So, yan. Nilabas ko na yung tatlong technology, sir. Eh, ganito pala kagulo. Masyadong madami. So kung magbabackread kami, sir, ili-layering talaga namin para malaman namin kung ano yung per-cell site. Ah, okay. Yeah, oo. Tama, sir. Ganun kami mag-a-up. Ganun ang approach namin para malaman. Kasi meron kaming validation form. Inaalam namin yung location niya, yung... maganda, sir. Yung we can do it frequency reverse. Niya. Frequency na ginagamit nila. Ganun. Pwede natin gawin reverse, sir. Based on your validation, based on your validation form, yun yung iloload natin ng mga frequency sa workspace. Ay, yun yung ano, yung sinasabi mo na kailangan. Para at least pag nakaload sa workspace, yun lang yung hahanapin ng scanner natin. Kasi pag ACD, sir, hahanapin niya buo eh. Wala siyang pakialam kung ano yan. Basta siya, hahanapin niya lahat ng on-air on that band. Yun naman yung kinagandahan nun para at least kita nyo talaga. Agad-agad. Oo, agad-agad. Oo, agad-agad. Ngayon nga, ang investigative approach based on the ACD details, since nare-replay naman natin, pwede nyo na isa-isahin, sir. Isa-isahin na lang. Ano ba yung mga, ano ba dito yung kailangan kong makitang site na nakadeclare dito sa data form namin or sa database. So, yun naman yung another approach ng scanner natin. Okay. Okay. So basically ganun lang ba? Ano po bang kailangan namin malaman, sir? Basically ganun lang naman, sir. Yun naman yan. Pero you can deep dive nga, sir. Kung gusto niyo pang mas makita or mas makalikot siya. At least on a replay mode, hindi niyo kailangan ng dongle. You can go through our manuals to see kung ano pa yung mga pwede niyang gawin. Pero from there, sir, on that high level na, sir, marami na kayong magagawa on filtering. Makukuha na, actually, ang mahalaga dyan, makuha namin kung ano yung frequency niya, kung sino siya. Yes. Yun, position niya. Ganun. At least ma-identify namin right there. Kita nyo na agad, sir. Oh. Para at least, halimbawa, nakita nyo doon, smart yung nakalagay dito. Pero pagpunta nyo, bakit globe? Or bakit iba? Or bakit? So you can question or you can penalize operators. Yeah, paano reporting namin dito kung sakasakali kung wala naman report yan? Ah, ganyan, sir. Ano talaga, sir? Screenshot. Screenshot. Ganyan, sir. Kasi ano na siya, sir, eh. Parang alam niyo yung, sir, na software tapos nilagyan lang na special feature for a different approach. Pero ang purpose talaga niya, sir, is yung sa NPA. Okay. To scan down. Yeah. Okay. So, sir, this won't be the last na mag-uusap tayo, no? Kasi ipapakita ko to sa kanila, flood director. Oh, pwede, or, sir. May mga additional question yung mga yan. Sige, sir. Set na lang ulit, sir. Wala pong problema doon. Tapos, if ever, sir, sa next meeting natin, mas maganda, sir, kung nandyan si ROMES pati si scanner. Para yung manual naman. Yung manual naman po. Oo, para maturo mo sa amin. Ano pa ba? Meron pa ba, sir? So far, sir, okay na muna yun, sir. Yun na lang muna. Okay naman. Yes, sir. Okay. Sige, sir. Sige, salamat. Okay na yun sa akin. Okay. Mm-mm. Thank you din, sir. See you tomorrow po. Sige po. See you po tomorrow. Okay. Okay. Thank you. Bye. Bye-bye pa.